Ngayon, dumako po tayo sa unang paksa na pinamagatang Si Rizal Laban sa Fake News, ang pagtutuwid ni Rizal sa mga kaisipang pinalalaganap ng mga Kastila. Ang atin pong unang tagapagsalita ay si Dr. Vicente C. Villan. Si Dr. Vicente C. Villan ay propesor sa Department of History, College of Social Sciences and Philosophy sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay nagtapos ng BA, MA at PhD History sa parehong paaralan. Sa kasalukuyan, siya ay College of Social Sciences Graduate Coordinator para sa UP Tri-College Philippine Studies Program, co-producer at host ng radio program na Tabi-Tabi Folkloradyo sa DZUP College of Mass Communication at pangulo ng Asosasyon ng Mga Dalubhasa. May hilig at interes sa kasaysayan at hika ng Pilipinas Incorporated. Siya rin ay naglingkod bilang isang consultant para sa INC Chronicles noong 2011 hanggang sa kasalukuyan ng Channel 49. At sa mga series na Amaya noong 2011 hanggang 2012 at Indio noong 2013 ng GMA7. Kabilang sa kanyang mga research interest ang local at ethnic, particular na ng Visayan History, Heritage Studies at Folklore. I-welcome po natin ang ating unang tagapagsalita, si Dr. Vicente C. Villan. So maraming salamat po sa pagkakataong ito ay ibabahagi ko na po ang paksang ito na may pamagat na Si Rizal Laban sa Fake News, ang pagtutuwid ni Rizal sa mga ipinalaganap na kaalaman ng mga Kastila. So para po sa panimula, uumpisan po natin ito sa pamagitan ng pagbibigay diin sa i-emphasize ni Joyce Burstein kaugnay sa importansya ano ng pagtatampok ng tao ng ideya o mga kaisipan na sinasabi niya na naririyan na no bago ang sistema ng pagsusulat. Binigyan din niya na sa pamagitan ng ekspresibong kultura, ipinahayag, itinatago at pinadadaloy ng sinaunang tao sa pamagitan ng kanilang mga nilikhang o malikhaing pagganap no ng iba't ibang anyong sining no ang kanilang mga ideya, kaisipan at pati na rin mga pagpapakahulugan no na ginagawa ng tao dito sa San Sinukob. Ibig sabihin sinasabi no mula sa mga data no sa arkeolohiya na nahukay no sa iba't ibang mga sites sa mundo, ang iba't ibang mga representasyong visual no, yung mga guhit, mga panulat, pati na rin ang mga sining na nakikita natin sa mga kuweba, mga hugis na larawan, yung mga kalasag, pati na rin yung iba't ibang decorative arts no na makikita natin no, sa mga tela, kortina, muebles at iba't iba pang mga kasangkapan na bunga ng kanilang pangangaso, pagluluto, pagsasaka at iba pa ay mga halimbawa no na tinatawag natin ekspresibong kultura at kung gayon nga ay nagtatampok no o nagpapasundayag na tinatawag nating ekspresibong kultura o yung ideya ng mga taong ipinadadaloy niya gamit ang sining. Sa paglipas ng panahon, itong puntong ito kaugnay sa pagtatanghal no ng tao ng kanyang mga ideya o kaisipan ay lumaganap ito no. Pagsapit ng 16 na siglo dahil na rin no sa imbensyon ng printing press no. Nagbunsod ang nabanggit na imbensyon no ng paglalathala no ng iba't ibang mga ideya o kaisipan no na hindi lamang ay nagpalaganap no ng kanilang mga ideya kundi nagsasaglobal din no ng mga panitikan, nagpabilis din sa dominasyon ng ibang wika no sa ibang mga wika no bunsod na rin ng kaganapan sa pananakop. So ang ganitong kalakaran ay
ay lalong tumingkad na pagsapit ng 19 na siglo sapagkat nagsulputan na parang mga kabuti ang mga pahayagan, no? Na naghayag, no, ng mga katiwalian, no, ng nasa poder ng kapangyarihan, no? At nagamit ang paglalatahala bilang larangan ng paglikha ng mga fake stories, no, na bumuhay sa tinatawag na sensationalismo at gumanya kung gayon sa interes ng mga tao para tangkilikin ang pahayagan. So isa sa mga nagpatanyag ng Peking kwento ay ang nalathala noong 1835 sa New York Sun hinggil umano sa alien civilization na nag-exist sa buwan ng planetang Earth. Bumenta ng labis ang nasabing pahayagan, no? Na naglathala ng mga Peking naratibo, no? Na nabuking at tinagurian itong isang malaking kasinungalingan, no, sa kasaysayan ng tao. Pagsapit na ika-20 siglo, no, upang palakasin ang ultranationalismong Aliman, naglathala, no, halimbawa si Adolf Hitler ng mga artikulo, no, sa mga pahayagan sa Alemanya na naglalaman upol sa paninira at mga binaluktot o pinilipit na datos upang palakasin ang damdaming antisemitiko sa nasabing bansa. Ngayon, para tumbukin na natin yung aking paksang tinatalakay, bubuo ko ng isang pangkalahatang tanong. At ito, no, ang magsisilbing gabay natin o kung paano natin titingnan ang paksang aking tinatalakay. Sa papaanong pamaraan maaring ipuok, tingnan at sipatin ang kalakaran ng fake news na ipinalaganap ng mga Espanyol at siyang itinuwid naman ni Dr. Jose Rizal sa konteksto ng epistemological na konsiderasyon para sa strategikong pagbubuo ng kaalamang pangkasaysayan at pangkultura, no, kaugnay doon sa pragmatikong gamit, no, o pragmatikang pagtingin, no, sa mga inisyatibang pangkaunlaran na pakikinabangan ng bayan. Nilalayo, no, ng talakayan na ito na ipakita, no, na mayroong ideolohikal na dahilan ang paglaganap ng fake news ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. May silbi sa larangan ng epistemolohiya at pangkasaysayan at pati na rin sa pangkultura ang ginawang pagtutuwid sa kanila ni Dr. Jose Rizal. At sa kabilang banda ay may pragmatikong gamit ito, no, sa pampamanang pag-aaral, no, na mahalaga sa punto ng inisyatibang pangkaunlaran sa bansa. Hinati ko sa tatlong layunin, no, ang lecture na ito. Una, maipakita sa talakayan na may ideolohikal na dahilan ang pagpapalaganap ng fake news ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pangalawa, may paliwanag na may silbi sa larang na epistemolohikal na pangkasaysayan at pangkultura ang ginawang pagtutuwid de Rizal sa mga ipinalaganap na kaalaman ng mga Kastila. At pangatlo, maunawaang may pragmatikong gamit amang ito sa mga pampamanang pag-aaral na mahalaga sa punto ng inisyatibang pangkaunlaran sa bansa. So para maisakatuparan ito, ang mga layunin na aking binabanggit, hinati ko po ito sa tatlo, no, na magsisilbi na rin daloy ng ating talakayan. Una, ideolohiya at kasaysayan ang mga ipinalaganap na fake news ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pangalawa, panlipunan ng epistemolohiya at pagsasakasaysayan, pagtutuwid ni Rizal sa mga ipinalaganap na kaalamang kolonyal ng mga Espanyol. At pangatlo, paggunita at salaysaying bayan, pragmatikong gamit ng pamana sa mga inisyatibang pangkaunlaran. So, para po sa unang bahagi ay sinasabi na ang ideolohiya nga ay isang sistema ng representasyon na ayon kay Althusser na ipinapagalaw ng mga tuntunin o panggampanan ang sinasabi niyang pampolitikang simulain. Ibig sabihin, bilang di maaring iwasan o maalpasang puwersa, ang ideolohiya para sa kanya ay nilalangkapan ng itinataguyod na kaisipan at paniniwala. Ito na rin anya ay natutupad o nakakamit sa bisa ng tinatawag na aksyon. So may tatlong kaisipan kaugnay ng ideolohiya, no?
tinatawag niyang ideological state apparatus ang mga ahensyang pampamahalaan na gumaganap, no, para maisakatuparan ang binabanggit niyang sangkap na bisang aksyon, ang realisasyon ng simulaing ideological ng isang entidad na pampolitika. So ibig sabihin, yung aksyon na yon na isasakatuparan ng mga ahensya o kagawaran ng pamahalaan ay hinugot mula sa paniniwala na itinaguyod ng mananakop. At syempre pa, ay binuo ng mga partikular na kaisipan, no, ng nagpundar ng ganitong simulain sa pananakop sa bansa. Ang kaisipan ay tumutukoy, no, sa tinatawag nating kamalayan, no? Tumutukoy sa alaala at gunita at pati na rin sa tinatawag na nakamulatan. So dito nakapundar ang ideolohiya para maitaguyod, no, ang mga paniniwala at may sakatuparan ang partikular na mga aksyon. Ang paniniwala naman ay isang strategikong larangang pandipuan kung saan maaring gamitin bilang isang sistema para maorganisa at maging mabisa ang isang naestablisang pananalig na sa pamagitan nito ay maisakatuparan ang nilalayo ng sinumano sa loob ng partikular na lipunan. Dahil sa nakapaloob sa larangang espiritual, naging mabisang strategiya itong magagamit, no, ng may kapangyarihan para sa ikapagtaguyod ng partikular na simulain. Sa partikular, yung simbahan halimbawa ay gumagamit, no, ng mga elementong panrelihiyon sa panahon ng Espanya sa Pilipinas para maitawid nila ang kanilang ideolohiya, no? Yun, no? At syempre, yung action, so ito na yung concrete na realization ng tinatawag nating ideolohiya. So sinasabi nga nila Clifford Geertz at Victor Turner, tinuturing na eskolar, no, na nagpakadalubhasa sa Ingles sa tinatawag na symbolic anthropology. So pinagpalagay ng dalawang ito na ang lahat ng aksyong ginaganap sa loob ng lipunan ay mga halimbawa ng gawaing simboliko. At kung gayon nga, sinasabi nila na ipinairal sa loob, no, ng pinagkaganapan ng partikular na aksyon. So ibig sabihin, lahat ng mga pagkilos ng tao, umiiral sa loob ng lipunan, ay mga simbolik na gawain. Ilan sa mga halimbawa ng mga aksyon ay ang mga apistahan, Pasko at iba pang mga kolonyal na pagtatanghal ay ginawaan niya para bigyang kahulugan ang lehitimasyon, ang umiiral na status quo o ang kalagayan sa loob ng lipunan na pinakikinabangan ng lahat na may hawak ng puder ng kapangyarihan. So itong mga tinatawag nating mga kolonyal na ekspresibong kultura tulad ng Makapistan, Pasko at iba pa ay mga simbolik na aksyon, no, para maitaguyod, no, ang partikular na ideolohiya na magsusulong sa interes ng mga mananakop sa bansa na walang iba kundi ang mga Kastila. Ngayon, para maipadaloy ang nabanggit na mga kaisipan, paniniwala at pati na rin mga gawa, ito ang teknolohiya, no, nagpadali, no, sa mga Kastila para ma-inject sa loob ng Philippine Colonial Society ang ideolohiya ng mga Kastila. Siyempre, una-una diyan yung Gutenberg printing machine na imbento noong ikalabing anim na siglo ito, no? At ang rotary printing machine na nabuo o na-invento noong 1843 at yung offset press printing na na-invento noong 1875 at yung huli, pinaka-advance, yung linotype printing machine noong 1886. So kita-kita natin sa apat na panahon ay lumalarawan ang teknolohiyang ito, no, bilang kasangkapan para maitawid ang kaisipan, 'di ba, ang paniniwala at ang aksyon ng mga Kastila para maisulong nila ang kanilang ideolohiya na walang iba kundi sakupin ang mga Pilipino at buuin ang kanilang imperyo dito sa Asia. So ito yung mga halimbawa ng Gutenberg printing machine. Ito naman yung rotary printing machine at ito naman yung offset printing machine.
at of course a lithotype printing machine. Ngayon, para maipalaganap no ang kaalamang kolonyal, mayroong tatlong larangan na ginamit ang mga Kastila no para maitawid yung ideolohiyang iyon na maging kasangkapan para palaganapin ang kaalamang kolonyal. Ano-ano ang mga ito? Isa dyan, yung uri ng kaunawaang panlipunan na itinuro ng mga Kastila sa atin gamit yung printing press. Ano yung laman ng kaunawaang pangkasaysayan ito na tumawid gamit ang teknolohiya ng printing press? Siyempre, ang pag-inject sa mamayang Pilipino na sila ay hindi sibilisado. Okay? Na ang mga Pilipino ay mga barbaro. So, ibig sabihin, naging kasangkapan ang teknolohiyang iyon no, para maisa kultura o maisa buhay ng mga Pilipino na sila ay di sibilisado o tanggapin sa kanilang mga sarili na sila hindi sibilisado, na sila ay mga barbaro. Pangalawa, yung pagkapalaganap ng kaalamang kolonyal na di umano ang ating kasaysayan sa Pilipinas o ang pagtataguy ng kaalamang pangasaysayan ay nahati lamang sa dalawang bahagi. Ang panahong hindi wala pang Makastila ay tinagurian nila itong panahon ng kadiliman. At nang dumating ang mga Kastila, daladala nila ang sistema ng panggobyerno at paniniwalang itinaguyod nila sa Pilipinas, lumilitaw na lumiwanag ang Kapilipinuhan o ang buong Pilipinas nang tayo sinakop ng mga Kastila. So ibig sabihin, parang ang gusto nilang iparating sa atin, maswerte tayo sapagkat sila'y dumating, sapagkat kung hindi, inalugmok na sana tayo sa kadiliman. At hindi sana tayo nakakita ng liwanag kung hindi dumating dito ang mga Kastila. Pangatlo, yung pagpapahalagang pangkalinangan, isa rin ito sa pinagkaabalahan ng Kastila para maisa kultura ang kaalamang kolonyal dito sa kapuluan ng Pilipinas. Ang tungkol sa pagpapahalagang pangkalinangan, hindi umano, ang ating antas ng pamumuhay dito sa kapuluan ay mababa ang uri. O mababang uri ang ating antas ng pamumuhay. No, sapagkat sinasabi nila, ang mga Pilipino daw, itinulad halimbawa ni Fray Gaspar de San Agustin, no, sa mga hayop na parang pusa na walang ginagawa kundi uupo sa bangko, aakyat sa mesa at nagpapalipas lamang ng panahon, no? At tayo itinuturing nila tinuturing nila tayo na parang kalabaw, na parang pag hindi mo pinalo ay hindi siya kikilos. At ang ating kultura, no, tulad halimbawa ng ang ating pamayanan, ay wala din umano tayong mga pueblo. Wala tayong pueblo, wala tayong siyudad. Wala din na tayong mga libingan o mga musuleyo, no? At kumakain tayo ng bulok na isda, like yung bagoong nga, no? Yung bagoong. Yon, at nililibing daw nila natin ang ating mga patay kung saan-saan, no? Lalo na sa mga kuweba dahil wala nga tayong musuleyo o sementeryo. Pangalawa, di na maunlad ang pamumuhay. Sapagkat sinasabi nila na, well, barangganik lang ang level ng ating pamumuhay. So kumbaga, hindi natin narating ang mataas-antas ng kaisang political o organisadong sistemang political sa bansa sapagkat mababang political culture ang mayroon dito sa Pilipinas. At pangatlo, yung paging tamad di umano ng mga Pilipino, no? Nagkapalipas lang daw tayo ng oras, no? Natutulog daw tayo parati. Kaya nga tanyag yung kwento kay Juan Tamad na nagpatuloy hanggang sa ngayon, no? Okay. Sa ikalawang bahagi tayo. So, panlipunang epistemolohiya at pagsasakasaysayan, pagtutuwid ni Rizal sa mga ipinalaganap na kaalamang kolonyal ng mga Kastila. Uugatin natin ang pagtutuwid na ito
mula dito sa tinatawag na Los Indios Bravos ng Pilipinas. Ang ideya ng Los Indios Bravos ng Pilipinas ay konseptong tinuha ng sa bantog na palabas na ginampanan ng mga katutubong Amerikano sa US na dinampot ni Rizal upang gamitin para sa pagbuo nila ng organisasyon ng mga Pilipino. Ginawang positibo ni Rizal ang napaka-derogatoryong katagang Indios upang gawin itong tatak ng karangalan ng mga api. Okay. Pangalawa, pagbango ng kilosang reformista propagandista, yung tinatawag nating Indios Bravos, sila din itong nagtaguyod ng simulain sa pagbabago ng mga tinagurian nilang mga great reformist sa bansa. Ayon sa mga pag-aaral, may tatlong grupo itong mga reformistang ito. Yung first group, ito yung pinasimunuan ng gubursa, no, na idinawit doon sa Cavite Mutiny noong 1872. And the second group, yung mga batang aral tulad ni Dr. Jose Rizal, no, nila Pardo de Tavira, halimbawa, no, nila Jose Villa Panganiban, no, nila Sanchanco del Pilar at Graciano Lupisayan at iba pa. So sila yung nasa second group. And the third group, syempre ito yung mga refugees. Oh yeah, yun, nakasama diyan si Lopez Haina. At syempre pa si Del Pilar at Paglaon, magtutuloy ito sa rebolusyong Pilipino. Ikatlo, kauna-unawang panlipunan. Mahalaga itong kauna-unawang panlipunan sapagkat dito natin makikita na mayroong katugunan sina Dr. Jose Rizal o ang mga ilustrado in general o yung mga Indios Bravos, particular si Dr. Jose Rizal, no, kung papaano dapat unawain ang lipunan mula doon sa mga bintang batikos o mga maling ipinalaganap na ideya ng mga Kastila. So paano tinuwid ni Rizal ang mga maling ipinalaganap na ideya ng mga Kastila? Una dyan, may kinalaman sa ang Pilipinas di umano sa tinatawag niyang klasikong kabiasnan ng daigdig, no? Mayroong kaugnayan ang Pilipinas sa klasikong kabiasnan ng daigdig. Bagamat ang matunog dito ay itong sikwan si Pardo de Tavira. Pero si Rizal ay bahagi din ng diskurso ito sapagkat matapos tinukoy ni Pardo de Tavira, no? Pardo de Tavira at pati si Juan, si Pedro Paterno, no? Na ang ating kabiasnan ay maitutulad sa kabiasnan ng Ehipto. Maitutulad sa kabiasnan ng mga Sumeriano. Ay siniliksik ni Rizal ang mga fundamental na elemento kaugnay sa mga great civilizations. At isa na dyan ay yung tinatawag na system of writing sapagkat ang Ehipto ay meron silang hieroglyphics, no? Siyempre pa, may cuneiform naman ang mga Sumerian at dito na natalisod ni Rizal ang ating baybayin, no? Yung ating baybayin na ginamit niya sa kanyang diskurso at in fact, yung kanyang noli, kung di ako magkakamali, ay mayroong ano doon, symbolic na baybayin. Na nagpapakita na ang pagtatampok ni Rizal sa baybayin ay isang konkretong halimbawa na itinulad ni Rizal ang Pilipinas sa mga dakilang kabiasnan ng daigdig na malaganap na diskurso noong ikalabing siyam na siglo na sinausawan nga ni Paterno at nagpakita pa siya ng ebidensya yung ating system of writing. While si Paterno, nagpakita siya ng ebidensya sa pamagitan ng pagtukoy niya doon sa long distance trade. Na di umano ay meron tayong mga rajanate, no? And eventually we have this sultanate na nagpapakita ng mataas na antas na organisasyong politikal sa bansa bago dumating ang mga Kastila bilang sagot nila doon sa pagtingin
na mababa ang tas ng ating pamumuhay dito sa Pilipinas. So malinaw na meron tayong sistemang pangkaisan at organisadong pamahalaan, no, sapagkat binanggit din ni Rizal dito, no, na ang Pilipinas, no, ang Pilipinas ay may malayo ng pakikipag-ugnayang panlabas. Particular na tinukoy niya yung naratibo ni Xiao Jukwa tungkol sa Maye, na di umano ay isang kataga na tumutukoy sa Luzon, no, doon sa Luzon, at ginamit niya, no, ginamit niyang naratibo para bigyang daan na mayroong mataas, hindi lang mataas na organisasyon politikal ang Pilipinas, kundi may mataas na ethical standard, sapagkat dinetalye niya dito na matapos dumating ang mga Chino, magbabawa na kanilang mga produktong daladala at hindi ito maubos, inuutang ito ng mga Pilipino. At kahit na hindi magsasabi ang Pilipino kaugnay sa kanyang pagkakautang, kusa di umano itong nagbabayad na kanyang pagkakautang mula sa mga Chino. So ibig sabihin, mayroong moralidad na sinusunod ang mga Pilipino na taliwas doon sa binibintang ng mga Kastila na tayo nga ay may mababang antas ng pamumuhay. Pangalawang binigyan pansin ni Rizal ay yung narrative ni Ibon Batutas on Acercas del Tawalisi. Isa itong naratibo kaugnay sa mayamang pakipaugnayan ng Pilipinas at ng China, kung saan sinasabi doon sa narrative ni Batuta na mayroong mga negosyante na nagagaling sa China at dumarating sa Pilipinas, at mula sa naratibong iyan ay Batuta, idinitalye na mayroon ng mataas na organisasyong politikal sa bansa at may nakita siya ng mga kabahayo sa dito sa Pilipinas, at ang tinutukoy ni Batuta na lugar kung saan may mataas-taantas ng sistemang pampolitika at may malayo ang sistema ng pakipagkalakalan ay ang Pangasinan. Ngunit tinuwid ito ni Rizal na hindi ito kabayo, kundi ito ay elepante. Na napatunayan din eventually na may natuklas ang elepante diyan sa may o labi ng elepante sa may anda Pangasinan. Pangatlo, mayroon daw tayong mataas na antas ng pananampalataya at monoteistikong paniniwala at panreligyon. Bagamat, ang nagpalutang talaga nito ay si Isabelo de los Reyes, no? Ngunit, hindi rin hiwalay si Rizal sa diskursong ito. Sapagkat, binigyan din ni Rizal dito ang punto na mayroon tayong kinikilalang Diyos. O, may kinikilala tayong bathala. At in fact, sa kanyang liham sa kadalagahan ng Manolos, binigyan din niya na yung Diyos na Makasila, yun yung Diyos na kanyang tinatalikuran. Sapagkat yung ipinalaganap na Diyos na Makasila ay Diyos na, yun nga, diskurso ko ganyan sa Diyos, na nagtataguyod ng ano ng sinasabi nga na pangangalakal ng ano ng kaluluwa, no, pangangalakal ng kaluluwa. Hindi na ako magdedetalye diyan sapagkat napaka elaborate ng mga detalye kaugnay niyan, at hindi ko intensyon na maaring magkaroon ng ibang damdamin, no, ang ating mga at tagapakinig kaugnay nito. Mabuting tunghayan na lamang ninyo ang kanyang mismo akda doon sa liham niya sa kadalagahan ng mga ng Manolos. But siyempre, yung annotation ni Rizal, no, tungkol sa akda ni Morga, no, yung Sucesos de las Islas Filipinas, mainam din natin na ito kaugnay sa sinasabi natin ng na ang Pilipinas ay mayroon ng matayog na kabiyasnan sa kanyang matandang kasaysayan, mayroon siyang moral at ethical standard na sinusunod para sa ikabubuti ng lahat.
Ngunit para kay Leon Maria Guerrero, hindi raw ganun ka-significant ang ginawa ni Rizal tungkol doon sa kanya anotasyon kay Morga. Gayunpaman, para sa akin mahalaga pa rin tingnan yung kanya anotasyon sa akda ni Morga, sapagkat dito itanaguyod niya ang diwa ng pagpuna doon sa rasistang pananaw, no? Doon sa rasistang pananaw ng mga Kastila tungkol sa mga Pilipino. So ito ay sagot niya na sa rasismong Kastila dito sa Pilipinas. Next, yung kauna-unawang pangkasaysayan. May tatlong hati ang kasaysayan ng mga Pilipino. By the way, lahat na ilustrado halos mayroon din sila nito, no? Pero halos magkatulad lang din naman ang kanilang kaisipan na dahil bilang sagot ni Rizal doon sa ipinalaganap na kaalamang o kaunawang pangkasaysayan sa Pilipinas. So, di umano, ang kasaysayan natin ay nahati lamang sa dalawang bahagi, no? Ang pre-colonial, no, na yugto ay itinuturing nila itong panahon ng kabarbaruhan, ng disibilisadong pamumuhay, no, ng panahon ng paganismo, o sa bansag ni Salazar, yan yung panahon ng dilim. At kapag ka nabago ito, na-reforma ito, o nabago sa pamagitan ng revolusyon, no, yung sinasabi nilang liwanag na yon, no, yung sinasabi nilang liwanag na yon, no, ay dilim naman ito sa mga Pilipino, sapagkat dito nga pinairal ng mga Kastila ang kanilang ideolohiya at itinaguyod ang kanilang mga kaisipang kolonyal, yung kanilang mga paniniwala, yung kanilang mga aksyon na walang ibang nilalayon kundi tayo pagsamantalahan, exploit ang ating likas yaman, ang ating teknolohiya, and exploit nila ang ating yung ating teknolohiyang pandagat, yung ating paraw, exploit nila yon, yung ating juanga, yung ating karakuwa, para gamitin ito para isuppress ang mga kababayan nating Moro sa Mindanao. Inexploit din nila ang ating human resources, sapagkat sa pamagitan ng mga ethnolinguistic groups na kanilang na-convince upang sila ay maging mga Kristiyano o Katoliko, na maximize ang lakas na ito ng mga ethnolinguistic group para supilin ang mga kababayan nating Moro sa Mindanao, pati na rin yung mga IPs natin sa Luzon, Visayas, at maging sa Mindanao. At itong dilim na ito, no, ang dilim na ito na umiral sa bansang ito ay muling liliwanag nga o magniningning ang Pilipinas kapag ka-reformahin o magkaroon ng himagsikan sa bansa. Pero si Rizal, mas nakatuon lamang doon sa reforma o pagbabagong nais niya, no, sa pamagitan ng kanya mga civic action na ipinanukala, no, na kanyang ipinanukala na actually ginawa niya paglipas ng panahon nung siya ay ipinatapon sa dapitan noong 1892. Okay. Next, yung pagpapahalagang pangkalinangan. So, ginamit din ang kalinangang bayan sa Pilipinas upang magkaroon ng pagbabago o gamit ang mga sumusunod. Una, pagbabalik sa sinaunang sistema ng panitik. Pangalawa, pagpapalakas sa sinaunang kaugalian at pagkataong Pilipino. At pangatlo, pagbibigay halaga sa kaalamang bayan. At sa huli, pagsasakatuparan ng kaloobang bayan. So mahalaga, yung binanggit ko kanina, yung ating sistema ng panulat o yung baybayin at iba pa sa Pilipinas, sapagkat hindi lang naman baybayin ang mayroon tayo. Meron din dito nito ang mga Bicolano, meron din ito ang mga Bisaya, meron din ito ang mga kababayan nating Moro, pati na rin sa Pangasinan at iba pang dako ng Pilipinas. So ibig sabihin nito nagamit, no, nagamit ang ating kultura sa pagsusulat, no, bilang angklahan ng makabayang pagkilos, hindi lamang bilang pagtutulad sa mga great civilizations ng daigdig, kundi gamitin ito sa gandang ating sarili, no, para palakasin ang mga kilosang bayan sa Pilipinas na magtataguyod ng pagbabago sa mga Filipino. Pangalawa, pagpapalakas sa sinaunang kaugalian. So mahalaga ito, no? Mahalaga ito
ang ganitong tema, ano, sapagkat binanggit ito ni Rizal, no? Ni Rizal sa kanyang kwan, no? Sa kanyang yung kanyang akda, no? Yung kanyang anotasyon kay Morga bilang anti-racistang ideya niya, no, para pahalagahan ang sinaunang kaugalian at pagkataong Pilipino, no, na may pagpapahalaga, no, may pagpapahalaga halimbawa sa kawanggawa, no, sa kawanggawa may pagpapahalaga sa ano, sa edukasyon, no, may pagpapahalaga sa paglilingkod bayan. Ang pangatlo, pagbibigay halaga sa kaalamang bayan. Bagamat mas nakasentro ito kay Isabelo de los Reyes, no, dapat din nating tingnan na si Rizal muli ay hindi hiwalay sa ganitong naratibo ng pagsusulong sa tinatawag na kaalamang bayan bilang tugon nila, no, bilang tugon nila na may mataas na antas ng pamumuhay ang mga Pilipino tulad ng iba pang mga great civilizations ng daigdig, no, ng daigdig. At yung naratibo nila Isabelo de los Reyes na siyang sinusugan din ni Dr. Jose Rizal, no, ni Dr. Jose Rizal ay nagtatanghal, no, nagtatampok, nagpapasundayag, no, higil sa importansya ng kaalamang bayan hindi lamang bilang diskurso, no, para sa kambyas ng pagtatanghal, kundi magagamit ding batis na pangkasaysayan para sa kanilang argumentong kultural, no, laban sa mga Kastila. At siyempre pa yung pagsasakatupara ng kaloobang bayan, bagamat mas nakatuon ito kina Andres Bonifacio, pero makita din natin na isa din si Rizal, no, sa ganitong diwa, no, na makikita natin na isinulong niya sa pamagitan ng kanyang malikhaing pagganap, no, bilang miyembro ng Lipunang Pilipino, hindi lamang nang siya ay nasa Espanya o sa Europa, yung kanyang pagbabalik sa Pilipinas, sigit sa lahat, nung siya ipinatapon sa dapitan. Pinahalagaan niya doon ang issue ng ginhawa, no, sa pamagitan ng inisyatiba niya para maisulong, no, maisulong yung tinatawag na progresibong edukasyon na hindi lamang humahantong sa pagkakatuto ng mga konsepto ang mga estudyante niya, kundi maisabuhay ang mga konseptong iyan sa aktual na buhay nila, tulad halimbawa ng halimbawa sa paggawa pagganap, no, bilang miyembro ng lipunan na tumutulong para sa agrikultura, para sa pakikipagkalakalan, no, at iba pang mga civic actions na itinuro niya sa kanyang mga estudyante doon sa dapitan. Ikatlong bahagi, paggunita at salisayang bayan, pragmatikong gamit ng pamana sa mga inisyatibang pangkaunlaran. So, makita natin na apat na buwan lamang matapos bumagsak ang Maynila sa kamay ng Amerikano noong 13 Agosto sa pamuno ni Lieutenant Colonel Alegre at Colonel Antonio Sanz of the Revolutionary Army at sa pamagitan ng pagtutulungan ng mamayan ng Daet, kanilang itinatag ang bantayog o monumento ni Rizal sa nasa Big Bayan. Pinasayan ito noong December 30, 1898. So dito pinapakita lang natin dito na mayroong inclusive na pagkilos at organic na aksyon ang mga taga-Dait, no, para ipagtayo si Rizal ng bantayog para gawin siyang huwaran, no, gawin siyang huwaran o modelo sa kanyang mga simulay itinaguyod, hindi lamang para tingnan, no, tingnan ang unawa, alamin ang Lipunang Pilipino sa pamagitan ng kanyang pagtugon sa mga fake news na pinalaganap ng mga Kastila, kundi yung pagpapahalaga niya sa kaunawang pangkasaysayan na mayroon tayong matayog na
kabiyahasan tulad ng iba pang mga great civilizations ng daigdig. At higit sa lahat, yung kaalamang pangkasaysayan ito ay magamit nila no para sa simulaing pagbabago at maisulong ang kaloobang bayan no para sa ikapagtatamo ng kaginawahan no syempre ng dangal ng mga Pilipino. Ang kantong diwa na lumaganap no ikalabing siyam na siglo ang nakita ng mga Amerikano ano pat ginamit nila si Rizal bilang sagisag ng kanilang simulaing kolonyal sa Pilipinas upang gamitin si Rizal bilang angklahan ng kanilang mga pulisiyang kolonyal sa pamagitan ng pagbuo ng tinatawag na Act Number 137 ng Philippine Commission na opisyal na naitatag ang lalawigan ng Rizal bilang pagkilala o pagsusog doon sa ginawa ng mga taga Daet sapagkat sa pamagitan nito mapapalapit ang loob ng mga Amerikano sa mga Pilipino na naisang katuparan nga no nang binuo nga nila ang Act Number 854 o ang tinatawag na Pensionado Act na nagtataguyod ng isang patakaran na bumuo, 'di ba? Bumuo ng isang batas, no, paglaon na tinawag na Gabaldon Law of 1907 o Act Number 1801 para sa tinatawag na public school systems. Pero bago ito, ipinadala muna nila ang 104 na kabataan Pilipino sa ibayong dagat upang ma-Americanize at ginawang agent para sa mabilis na education o Americanization sa Pilipinas. So, yung edukasyong ito ng pensionado at pati na rin ang mga malilikhang edukadong Pilipino mula sa Gabaldon Law of 1907 ay nakaangkla kay Rizal bilang sagisag na pang-edukasyon na magsisilbing tuntungan sa realization ng Amerikano na gamitan ng Pilipinas sa kanilang geopolitics. At syempre pa para higit na si Rizal ay matanggap no sa Pilipinas ipinagtayo siya ng pinakadakilang monumento sa bansa. Yung 1913 ay tinatag dito sa Bagong Bayan. So ginamit din ng mga Kastila ang mga parke, no? So hindi lamang yung mga place names, 'di ba? Hindi lamang paglikha ng place names, kagunay kung sa ginamit nila si Rizal, kundi pati na rin ang mga liwasan at gamitin itong mga liwasan para pagsusulong ng kamalayan kaugnay kay Rizal. No, bilang symbolic no bilang sagisag ng pag-aangklahan nila ng kanilang mga patakarang kolonyal kung saan ang edukasyon ay mahalaga sa pagsusulong ng kanilang interes dito sa bansa at syempre pa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ginamit din si Dr. Jose Rizal no si Dr. Jose Rizal bilang pamana no bilang pamana. So hindi lang ang mga Amerikano ang gumamit kay Rizal bilang pamana no para makabuo ng tinatawag nating yung kolektibong kamalayan at ang kolektibong kamalayan eventually ay kasangkapanin para sa mga motibong politikal kundi pati na rin ang Republikang Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sapagkat noong 1956 no binuo ang tinatawag na Republic Act 1425 no na naglalaman ng to include in the curricula of all public and private schools, colleges, and universities courses on the life, works, and writings of Jose Rizal, particularly his novels, Noli Me Tangere and El Pelibus Terismo. So sa madaling salita, ginaya lang din ng Philippine Republic ang paggamit kay Dr. Jose Rizal bilang tuntungan ng kanilang gagawin, lalo't ang bansa ay dumanas ng matinding hirap sa ikalawang digmaang pandaigdig. Okay. Sa conclusion na po tayo. So naipakita kung gayon sa talakayan na may ideological na dahilan ang pagpapalaganap ng fake news ng mga Espanyol sa kasaysayan. May silbi ito sa larangan ng epistemological na pagsasakasaysayan at pangkultura. Ang ginawang pagtutuwid ni Rizal sa kanila ay
ay naging tuntungan para sa pagdramatikong gamit ng pag-aaral panlipunan, kaunawaang pangkasaysayan, at pagpapahalagang pangkalinangan, sandigan sa pagbubuo ito ng gunita at kolektibong kamalayan para sa aksyong panlipunan. So mula reformista, propagandista, revolusyon tungo kaisahan o integrasyon sa panahong republika, panahon ng Republikang Filipino. So naipaliwanag nating may silbi kung gayon sa larang ng epistemological na pagsasakasayan at pagsakultura ang ginawang pagtutuwid ni Rizal sa mga ipinalaganap na kaalaman ng mga Espanyol upang palakasin no ang loob, pagtibayan ang kamalayan at konkretong maisagawa ang hinahangad ng pagbabago sa Pilipinas na humantong paglaon sa pagsiklab ng himagsikang Filipino. Sa huli, ating naunawaan sa talakayang ginawa na may pragmatikong gamit nga ang ginawa ni Dr. Rizal, Jose Rizal sa mga pampamanang pag-aaral bilang hugutan ng kolektibo gunita na magsisilbing ang kalahan ng binubuong pambansang kamalayan na mahalaga rin sa punto ng inisyatibang pangkaunlaran, panlokal man ito o pambansang larangan. So, marami pong salamat. Maraming salamat po. Ang magiging reactor naman ni Dr. Villan ay si Professor Christopher R. Esquejo. Si Professor Christopher R. Esquejo ay kasalukuyang assistant professor ng History Department ng University of the Philippines, Diliman. Siya rin ang kasalukuyang kalihim ng asosasyon ng mga dalubhasa, may hilig at interes sa kasaysayan, Adhika ng Pilipinas Incorporated. Nagtapos siya ng BA History Magna Cum Laude, MA History at PhD History sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay nagturo sa University of the Philippines, Baguio at sa University of the Philippines, Open University. Siya rin ay naglingkod bilang Assistant Secretary sa College of Social Sciences sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay ginawaran ng National Commission for Culture and the Arts Young Historians Prize for Local History and Filipino noong 2011. University of the Philippines College of Social Sciences and Philosophy Junior Faculty Writing Fellowship noong 2011. Aboitiz Foundation Academic Exchange Program and Grant for Research on the Galleon Trade in Mexico noong 2011 hanggang 2012. At University of the Philippines Diliman Centennial Faculty Grant noong 2018. I-welcome po natin si Professor Christopher R. Esquejo. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa pong karangalan at pribilehiyo na maging reaktor sa paksang tinalakay ni Dr. Vicente Villan. Tunay po na napakalawak at napakalalim na ng kanyang pagtalakay. Ngayon pa man, hayaan po ninyong magbigay ako ng ilang punto, no, hinggil sa kanyang paksa. So ang akin pong mga sasabihin ay may pamagat na pagsalungat, pagbawi at pagangkin, ilang punto sa paksang si Rizal laban sa fake news, ang pagtutuwid ni Rizal sa mga ipinalaganap na kaalaman ng mga Kastila. Next slide. So iikot po ang aking reaksyon doon sa labanan ng mga ideolohiya na pwede nating bansagan, no, ayon sa pagbabansag, no, ni Dr. Zio Salazar, yung labanan ng bipartite at saka tripartite view. So alam po natin, no, na sa mahabang panahon, mula lang tayo ay sinakop ng mga Kastila, talagang ipinalaganap nila, no, yung pananaw na sila ay tagapagligtas. No, sila ang tagapag
tagapagdala ng kaliwanagan. Samantalang ang ating mga ninuno ay kanilang tinawag na mga barbaro, inferior, primitibo, hindi sibilisado, paurong at kung ano-ano pang mga kataga. At ang kanilang dinala sa atin ay nakaangkla sa dalawang aspekto na nabanggit na rin ni Dr. Villano. Una, yung relihiyong Katolisismo at pangalawa ay yung sibilisasyong kanluranin. So tinatawag itong bipartite gaya ng pagkabanggit ni Dr. Villano dahil ito ay tumutukoy doon sa pananaw na ang ating kasaysayan ay nahahati sa dalawang bahagi. No? Yung pre-colonial na tinatawag nilang bilim, samantalang yung pangalawa ay yung colonial, ito yung liwanag para sa kanila. At ito ang naging tuntungan, no, ng namamayaning paniniwalang maituturing lamang na sibilisado ang isang katutubo kung siya ay pareho ng kristyanisado at hispanisado. No? So kung halimbawa, isa kang katutubo, hindi ka pa nabinyagan bilang katoliko, no? Hindi ka pa marunong ng wikang Espanyol, hindi ka pa nila ituturing na sibilisado. Sa makatwid, ang ganitong paniniwala ay pwede nating i-simplify, no, sa ganitong parang formula, no, o equation, no. Sibilisasyon ay katumbas ng kristyanisasyon at hispanisasyon. Para maging sibilisado, kailangan kristyanisado ka at hispanisado. Ito, no, ang bipartite view. Ito ang fake news na sa masakit man sabihin, ito yung inimpose sa ating mga ninuno. Next slide. Pagsalungat. So siyempre si Narizal kasama ang ibang mga ibang mga propagandista, meron silang inihain na alternatibong ideolohiya. Next slide. At ito na nga yung tinatawag ni Dr. Salazar na tripartite view, no? Para kina Jose Rizal at mga propagandista gaya ni na Graciano Lopez Haina at Marcelo H. Del Pilar, hindi totoo. At maituturing na fake news nga ang pananaw na bipartite. Sa tatlo, pinakaradikal si Rizal dahil buo at komprehensibo ang pananaw niyang tripartite. Matapang niyang iginiit ang pagkakaroon ng kabihasnan o sibilisasyon ng mga sinaunang Pilipino bago pa nga ang 1521. Sa makatwid, no, yung bipartite view na binubuo ng dalawang bahagi, dilim tungong liwanag, ito ay radikal na binago ni Rizal sa dalawang paraan. Una, yung itinuturing niyang dilim ay ginawa niyang liwanag. Samantalang yung liwanag na colonial era ay ginawa niyang dilim. No? Radikal na pagbabago ito. At maliban dito ay dinagdagan pa ng isa pang yugto. Ito nga yung post-colonial era na maibabalik ulit yung liwanag dati. No? Merong pangatlong yugto. Liwanag, tungong dilim, tungong liwanag. At ito ay makakamtan lamang, no? Sa pamamagitan ng reforma o revolusyon ayon sa kanya mga sulatin. Next slide. Pagbawi. So, yung pagsalungat ni Rizal, no, sa mga Espanyol ay pwede nating sabihin na sa pamamagitan ng dalawang estratehiya. Una ay meron siyang binawi. Next slide. Upang mabigyang katwiran ang pananaw na tripartite, siningasat ni Rizal ang maraming akdang dayuhan, no? Mapa-Espanyol o Aliman at iba pang mga sulatin, no? At kanyang itinampok ang sinaunang kasaysayan at kalangan ng mga Pilipino. So ito na ngayon sinasabi ni Dr. Villan kanina, no? Paano nga ba? Saan nga ba nakaangkla? No? Binalikan ni Rizal, no, yung ating kasaysayan, yung ating kalangan, no? Para baliktarin, no? Bipartite view na yon, no? So may mga binawi siya. Una, iginiit niya, no, ang pagkakaroon ng Pilipinas ng una kaugnayan sa mga klasikong kabihasnan ng daigdig. Pangalawa, sistemang pampolitika. At pangatlo, mataas na antas ng pananampalataya. Dagdag pa rito, isinulong din niya ang pagbabalik at pagbibigay halaga, no? Una, sa sinaunang sistema ng panitik. Pangalawa, sa sinaunang kaugalian at pagkataong Pilipino. Pangatlo, kaalamang bayan. Pangapat, kaloobang bayan. Sa makatwid, meron siyang mga binawi. Okay? Next slide. Next slide, please. Pag-angkin. So, hindi lang siya, kasi ang ibig sabihin po ng pagbawi, ito yung meron ka na dati na nawala at binabawi mo lang na inaangkin mo ulit na sa'yo. Samantala yung idea po natin dito ng pag-angkin, yung hindi talaga sa'yo, pero ginamit mo na rin, no, para sa iyong kapakinabangan. Next slide. Upang mapalakas pang lalo, no, ang pagsalungat sa mga Kastila sa usapin ng fake news,
isinagawa ni Rizal, no, ang pag-angkin ng mga bagay na sa katotohanan lamang ay nagmula pa talaga sa Europa o pinasimulan pa ng mga Europeo. So ito yung parang matatawag po siguro natin na halimbawa nung Agaw Armas. Hindi sa kanya, pero kinuha niya ito muna sa kalaban at ginamit niya para labanan ang kanyang kalaban. So halimbawa, no, yung binanggit na Dr. Villan kanina, bagamat derogatorio at mapanlait yung katagang Indio. Ang ibig sabihin po talaga ng Indio ay ibig sabihin ito Indian, eh. No, yung tawag ng mga Kastila doon sa mga natagpuan nilang katutubo doon sa Old World, no, o sa Amerika, na akala nila ay narating nila ang India, kaya tinawag ng mga Indio o Indian. Pero alam natin na sa kalaunan, ang Indio ay naging derogatorio na na parabang napaka-negatibo, no? Parang hindi sibilisado ang naging katumbas nito sa mga Pilipino. No? Pero anong ginawa ni Rizal? Inangkin niya yung term na Indio, binago niya ito, dinagdagan niya ng word na Bravos, no? Naging Indios Bravos, Brave Indians, matatapang na mga Indio, no? Naging pantawag nila sa kanilang mga sarili habang nasa Espanya at nakikibaka para sa reforma at asimilasyon. Ibig sabihin, yung pag-angkin, no, ay kanyang ginawa doon sa mga ganito mga kataga. No, ang isa pa sigurong halimbawa dyan, yung katagang Filipino din, na bagamat ang Filipino ay original na tumutukoy lamang doon sa mga insulares, mga Espanyol na ipinanganak sa kolonya, kalaunan, inangkin na rin nila yung term na Filipino. Kaya nga, di ba, merong samahan na itinayo si Rizal, La Liga Filipina. At maliban dito, no, si Rizal ay naging radical din, na ginamit niya yung kanyang kasanayan sa wikang Espanyol, yung wika ng mga dayuhan, no, para ilantad, no, sa daigdig, no, yung kabulukan ng sistema ng politika at relihiyon sa bansa gamit mismo ang sariling wika ng mga Espanyol. No? Inangkin niya yung wikang dayuhan. No? At siyempre, nung panahon na yon, nung 19th century, kung saan napakabilis ng ebolusyon ng teknolohiya doon sa pag-iimprenta, mga binanggit ni Dr. Villan, no, yung mga anong uri ng printing press, no, nakinabang din si Rizal doon. Bagamat ginamit yun ng mga Espanyol para maitawid ang kanilang ideolohiyang bipartite, ginamit din ni Rizal yun para labanan ang mga ganitong kaisipan, no. Marami siyang sinulat, no, na nailathala, no, sa wikang Espanyol, mga nobela, mga sulatin, mga artikulo, no, mga kung ano-anong sanaysay sa pahayagan gaya ng La Solidaridad. So ginamit din niya, no, yung teknolohiya ng mga Europeo para labanan sila. At ito nga ay mabilis na kumalat, no, ang kanyang mga ideya, ang kanyang mga akda, hindi lamang sa Pilipinas, Latin America, at maging sa Europa. Next slide. At bilang pagwawakas, no, 20 lamang sa ating pagunita sa 116th anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal ngayong taon, nararapat bigyan ng pagkilala ang kanyang malaking ambag sa pagbabangong dangal ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paglaban sa fake news na ipinalaganap ng mga Kastila. At pangalawa, bilang kaaway ng fake news na nakaugat sa pananaw na bipartite, sinalungat ni Rizal ang mga ito sa pagtataguyod ng tinatawag na pananaw na tripartite. Na isakatuparan niya ito sa pamamagitan ng magkaugnay ng mga estratehiya ng pagbawi at pag-angkin. Next slide. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Dr. Esquejo. Pakinggan naman po natin ang huling pananalita ni Dr. Villan.
Maganda yung kwan, maganda yung tatlong categories na binanggit ni Dr. Esquejo. Yung pagsalungat, pagbawi, no? Saka ano, pag-aangkin, no? Yan, yung tatlong iyon ay tinutuhog din niya, no? Yung punto na mahalaga, no? Mahalaga na suriin, no? Yung ideolohiyang itinaguyod ng mga Kastila, ipinadaloy sa pamamagitan ng teknolohiya ng printing press, at nagamit, no? Nagamit yung kaalaman na itinaguyod o ipinadaloy ng teknolohiya sa pamamagitan nga ng ano, yung pamana. Pero yung pamana, mas magandang ma-elaborate din kapag inakda na ni Dr. Esquejo yung kanyang reaksyon, no? Dahil si Rizal, no, ay nagsisilbi talaga siyang pamana sa konteksto ng kasalukuyan, lalo ginugunitaan natin yung 160 kaarawan niya, no? Dito si Rizal ay malinaw na isa talaga siyang ano, isa siyang pamana, no, para sa atin, no. Pag sinabi nating pamana, malinaw na kuano na mayroon siyang ipinasubli, no. Ipinasubli ibig sabihin mayroon siyang nailaan, no, sa atin, no, nailaan. Ibig sabihin mayroon siyang naisantabi, di ba? Naisantabi. Mayroon siyang naisimpan, no, na yamang pangkaalaman, no. Yung yamang pangkaalaman na to ay kaalamang panlipunan, di ba, kaunawang pangkasaysayan at pagpapahalagang pangkalinangan. So yung lahat ng ito ay fundamental doon sa tinatawag ni Rinaldo Eletto na ano eh, no, yung pagbuo ng tinatawag na pambansang gunita, no, yung mahalaga, no? Mahalaga yung politics of memory, no, dahil sa pamamagitan ng politics of memory ay posible lamang yung tinatawag na pagbuo ng kolektibong kamalayan. So mahalaga yung direksyon ng politics of memory, yung pagbuo ng kolektibong kamalayan. At ano yung kolektibong kamalayan na ito? Ito pa yung hindi natutukoy ni Eletto, no? Bagamat binanggit niya sa kanyang akda na knowledge and pacification, pero hindi niya nakita yung organic and inclusive at culture-based na direksyon nitong tinatawag na kolektibong kamalayan. Hindi niya natukoy. Ang natukoy lamang niya kung paano ginamit ng US ang politics of memory ng wars, the politics of memory ng digmaan. Na para sa kanya, yung politics of memory ng wars, may binanggit siya mga 7 wars sa Pilipinas upang nagsilbing angklahan ng US para isulong yung geopolitics ng US sa daigdig bilang tagapagsulong ng pandaigdig ang kapayapaan. But in a way, actually, ay politika laban sa tinatawag nilang totalitarianism. At syempre, sa ang unang bahagi ng paglaban nila sa totalitarianismo ay ang disputikong pamahalaan di umano ng Kastila sa Pilipinas. Ginamit nila para tayo amuin upang sila makapasok, no, sa Pilipinas. At syempre, yung pangalawa, yung sa Second World War. Syempre, ang kalaban nila doon, syempre yung Europe ang kanilang target, no, dahil ang mga great powers actually ang nakikita nilang model at kailangan nilang sundan ito, no. Kaya ang discourse tungkol sa wars as foundational event para sa Amerika ay napakahalaga para sa pagkamit nila ng higher civilization, no? Higher civilization. And the next war, yung totalitarianismo, the Second World War, ito'y paglaban nila sa siyempre sa
sa Germany, no? 1939. At siyempre pa sa Japan, no? And sa Italy, yung tatlong 'yan, no? Na bumuo ng tinatawag the Pact of Steel. Na ang layuin talaga nila ipabagsakin ito para isulong ang democratic systems of governance sa daigdig bilang universal na tema nila for global politics o geopolitics in a way, no? At syempre sa Cold War, isa uling digmaan yan, no? So, pero Cold War nga, no? Isang malamig na digmaan, no? Ang ibig lamang sabihin nito, ang sa geopolitics, ang gagamitin nila yung war, ano, laban sa Axis of Evil. Laban sa Axis of Evil na kung saan ang politics of memory kaugnay sa Pilipinas na binabanggit niya ay kasangkapanin ang Pilipinas doon sa liga ng paglaban sa Japan. Doon sa Axis of Evil na ginamit ni Bush kamakailan lamang. Well, sa yan ang tinutukan ni Leto yun. Hindi nakita talaga ni Leto yung politics of memory naman sa Pilipinas. Kung anong direksyon ito. Yan hindi niya nakita eh. Ang hinahanap ko sa kanya akda, ano ba yung tinutukoy niyang ang foundational event, malinaw sa kanya, wars. Di ba? Sa atin naman, yung himagsikan para sa akin ang foundational event na para sa akin. Pero hindi not necessarily na wars ang digmaan. Kasi ang himagsikan kasi from the word bagsik, paglalabas ng niluloob. Diba? Pagbulalas ng niluloob. Unang damdamin na kinimkim o laban sa Espanya. So pwede talagang walang wars. Ang mahalaga na ilabas mo ang iyong damdamin. At ano yung damdamin mo? Yung kalooban ng bayan para sa buhay, ginhawa at dangal. Yun talaga yun eh. At makamit lamang yun sa pamagitan ng paglilingkod bayan. At ano yung paglilingkod bayan na to? Isang uri ng paglilingkod na mapagkumbaba, di ba? Mapagkumbaba, mapagparaya, at may katapatan ng pinuno sa kanyang bayan. No? Sa kanyang bayan. At ang execution sa kanyang katapatan sa bayan ay maitaguyod niya ang kalubang bayan. Paano niya matataguyod yun? Iyan yung pagtitimawa sa mga alipin na ginawa nila Andres Bonifacio. Ibig sabihin, ang concrete action ng governance mula noon hanggang ngayon basically ay para doon sa tinatawag nating pagtitimawa sa mga alipin. Para sila ay magiging noble. Noble nobility talaga ang direksyon eh, pagka maginuuhan. Kasama dyan yung ginhawa, pero higit sa lahat, dangal. No, dangal ang mga Filipino. Yun yung essence ng kwan. Yun yung essence ng social movements yung kalabing siyam na siglo na dapat nating matutuhan sa ating paggunita kay Dr. Jose Rizal sa kanyang 160 taong kaarawan sa Pilipinas. So yan lang po at maraming salamat.